Hello guys! Welcome back to my channel. So, sa video ito, pag-uusapan natin ngayon ang YouTube monetization policy o yung mga requirements na kailangan mong ma-achieve within 1 year para ma-monetize ang channel mo o magkaroon ng ads or advertisement para kumita ka sa pag-YouTube. Pag-uusapan din natin kung totoo nga ba na sa darating na 2021 ay magkakaroon na ng panibagong YouTube monetization policy. So, aalamin natin yan sa video nito. Para ma-monetize ang channel natin, kailangan natin ng 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. So, hindi pa rin kasama ang AdSense account. So, kailangan din natin gumawa ng AdSense account bago tayo mag-apply para ma-monetize ang channel natin. So, para din mas mabilis na ma-monetize ang channel natin, kailangan iwas tayo sa mga copyright claim at sa mga strike. So, usually, madalas tayong nakaka-copyright sa mga music na may copyright na ginagamit natin, or iwas din tayo sa mga strike kung saan paulit-ulit natin ina-upload yung videos, or yung mga videos is dinadownload lang din natin and ina-upload natin sa ating channel. So, iwas tayo doon. So, kapag wala kang masyadong copyright claim and strikes, so mas mapapadali ang pag-apply mo para ma-monetize ang channel mo. So, ang lahat ng mga requirements na ito, kailangan natin siya ma-achieve within a year. So, ako, since kaka-start ko pa lang ng channel ko, ginawa ko lang siya last July. So, lagpas pa lang siya ng isang buwan. Ang na-achieve ko pa lang is yung subscribers. And sobrang hirap i-achieve ng public watch hours kasi 4,000 siya. Kailangan mo ng madami-daming views and watch time. So, yun ang pinakamahirap na part. So, may mga balita na sa taong 2021 is magbabago yung YouTube monetization policy. From 1,000 subscribers, magiging 10,000 subscribers na ang kailangan mo para ma-monetize ka. And from 4,000 watch hours, kailangan mo na ng 5,000 public watch hours. So, yung 4,000 pa nga lang, eh, sobrang hirap na niyang i-achieve. So, ang tanong is, totoo nga ba ito? So, may mga gumawa na ng content about this and sinasabi nila, kiniklaim nila na totoo. So, as a small YouTuber and nag-start pa lang, medyo nakaka-dismaya siya because mahirap na nga i-achieve, dinagdagan pa, so mas magiging mahirap pa. So, ang tanong, totoo nga ba ito? So, good news guys, ang totoo niyan is isa siya or chismis lang. So, meron yung gumawa niya friends na may bagong requirements ang YouTube. So, hindi talaga siya totoo or official. So, meron na rin akong napanood na nagsabi na sabi na hindi talaga siya totoo and it's just fake news. So, gusto ko lang din gumawa ng content about doon kasi may mga friends din ako na small YouTuber para din ma-update sila or alam nila in case na nababahala sila dahil sa mga balibalita nga. And so, syempre, ginawa ko din yung sarili kong research. Naghanapan ako sa YouTube, nagbasa-basa ako sa mga website. And, syempre, direct ako kay Google. So, hinanap ko agad. So, syempre, para ma-verify natin kung totoo nga ba ang mga information na nakukuha natin, we can just go to Google and then search. So, naghanap ako and ito lang yung nakita ko. So as you can see, wala pa talagang bagong update ang YouTube para sa monetization requirements nila. So ang nakalagay dito is yung requirements pa din ng 2020. Means wala pang official statement na nagsasabing may pagbabagong magaganap. So wala talagang official statement na sa taong 2021 is magbabago yung requirements. So that's the good news. Pero medyo sa bad side is since dumadami na nga ang nag-YouTube, nagiging vloggers,
may possibilities pa rin na every year magbago yung requirement. So wala na siya sa control natin. So kailangan sa mga ganitong bagay maging open tayo. Kung may pagbabago man, wala tayong magagawa dahil business din ito. And also, so ang ma-advise ko na lang, maybe we should focus on our content sa channel natin, yung mga uploads natin sa videos, quality content, mag-upload na lang tayo noon para hindi na natin to wino-worry or hindi na tayo stress. So we can try to experiment what type of contents na pwede sa channel natin and patok sa channel natin. So in that case, hindi na natin kailangan mamroblema pa kung ano yung mga requirements ni YouTube kasi focus lang tayo sa content and ang mahalaga is masaya tayo sa content. Paano masabi? So para sa mga tulad ko, nakaka-start pa lang sa YouTube, just keep pushing. And sa mga tao naman na nagbabalak pa lang, nagdadalawang isip, it is always the right time. So simulan mo na, huwag ka nang mag-isip-isip pa. Huwag mong hintayin na magbago pa ang requirements at mas maging mahirap pa ang requirements ni YouTube bago ka mag-start. So, just do it. Kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to like this video and subscribe. Don't forget to bell the notification bell. Bell notification. Whatever. Basta, click mo yun. So, see you in the next video.